Naging highlight din ng nagdaang taon ang kabi-kabilang pagdinig ng Kongreso sa mga kontrobersyal na issue. In aid of legislation daw ang ginawang panggigisa ng mga mambabatas sa mga dating opisyal ng militar, miyembro ng gabinete at iba pang nasasangkot sa mga anomalya at kontrobersya. Pati nga ang mga obispo, hindi nakaligtas. Kumpleto raw sa formula ng mga telenovela ang mga eksena, may bida at may kontrabida. Pero kanino nga ba ang huling halakhak malu? Tama ka dyan, Jessica. Parang ang telenovelang walang sinusunod na script ang mga isinagawang investigasyon ng Kongreso at Senado. Tinutukan ng buong bayan at parating bumabandera sa mga headline. Pero bukod yan, ang mga pagdinig din na nasaksihan ng publiko ang naging mitsa sa iba pang mga balita na ang ilan hindi inaasahang mangyayari. Para sa yung pera. Hindi ko po alam kung para saan gagamitin. Gira, nagigira na eh! Tulad ng mga nakaraang taon, tad-tad din ang 2011 ng mga isinagawang investigasyon ng Senado. Pangunahin na sa mga ito ang di mamatay-matay na issue ng korupsyon sa militar. Enero pa lang may pasabog na agad sa Senado. Isang surprise witness na bitbit ni Senator Jinggoy Estrada ang nagbulgar na tumanggap daw na 50 milyong pisong pabaon si General Angelo Reyes sa kanyang pagre-retiro. Kung magkano yung binigay mo kay Mr. Reyes? Siguro po nasa vicinity na not less than 50 million, Your Honor. Not less than 50 million, and that was in the year 2001. And we have to convert it into dollars. You had to convert it into dollars. Twice. Very bulky. It was very bulky. Bulky. So you and General Ligo, who is present right now, personally gave the money to General Reyes. Yes. As what you call the pabaon system when he retired as the AFP chief of staff. Yes, Your Honor. Naging budget officer si dating Army Colonel George Rabusa sa ilalim ng magkasunod na controller ng AFP na sina Major General Jacinto Ligot at Major General Carlos Garcia. Tulad ng kanyang mga pinuno, naharap din siya sa kaso ng pandarambo. Matapos ang isang linggo, tinukoy rin ni Rabusa sina General Diomedio Villanueva at General Roy Simatu na mga dating opisyal ng sandatahang lakas ng Pilipinas na umano'y tumanggap rin ng kani-kanilang pabaon. Sir, hindi pa binigay sa iyo ni General Garcia yung 160 million? Tinatanggi niya na parang hindi niya alam. So, hindi ko ngayon alam kung saan napunta yung 160 million na binibidro ko at binibigay ko kay General Garcia. Eh, hindi naman ako maniwalang wala silang pera. Dahil alam ko lahat yung mga binigay ko. That was the last time na nakausap ko, not in person, si General Villanueva, but sa cellphone. Ilang maanomalyang gawain pa raw ng mga nooy kabilang sa pamunuan ng AFP ang inisa-isa ni Rabusa. Ipinag-utos din daw ni retired General Angelo Reyes na bumili ang Philippine Army ng 200 milyong pisong halaga ng bala ng howitzer nang walang public bidding. So, hindi mo alam kung para saan yung pera? Hindi ko po alam kung para saan gagamitin. Basta mag-prepare ka at ibibigay ni Chief of Staff para kay ano. Yun lang po ang sinasabi sa akin. More or less, ilang beses ka pumunta kay General Garcia para magbigay? Para kay Pichay, intended for Congressman Pichay. Kung estimate ko, siguro hindi pa baba sa tatlong beses. Magkano naman binibigay mo kayo? 500,000 nga po. Itinanggi naman ng mga isinangkot sa issue ang mga aligasyon ng kanilang mga kabaro. Gira, nagigira na eh! Nabanggit din na ako raw ay nabigyan ng pabaon nung ako ay nagretiro at pinalabas pa na. Ito daw ay isang kalakaran sa armed forces. Labis po ako ang nalulungkot sa mga aligasyon nito. Parang sinasabi ng organisasyon na pinagsilbihan ko ng buong tapang at dangal ng 37 na years ay pugad ng katiwalian. Parang sinasabi ng armed forces ay organisasyon walang dangal. Pero hindi sila nakaiwas sa pag-ani ng batikos, lalo na ang kilalang malapit sa dalawang dating pangulo na si retired General Angelo Reyes. I'm just trying to protect my reputation. You don't have any reputation to protect.
So I believe the accusations of Kenneth Rabusa can be best addressed in court. We expect the ombudsman to clean up your act. We have here a witness. Wala pang dalawang linggo matapos hiyain sa Senado, dumalaw si Reyes sa libingan ng kanyang ina sa Loyola Memorial Park sa lungsod ng Marikina. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Isang bala ang bumaon sa kanyang dibdib. Naabutang patay na si Reyes sa sarili niyang mga kamay. Kasamang nailibing ng pumanaw na si Angelo Reyes ang katotohanan sa isyu ng katiwalian sa militar. Kung pagkitil sa sariling buhay ang tugon ni Reyes sa akusasyon laban sa kanya, iba naman ang naging reaksyon ni dating Comptroller at retired Lieutenant General Jacinto Ligot at asawa niyang si Erlinda. Marami. Yung mahala, madami, no? Marami, oh. Hindi umimik. We're willing to wait. Just take your time. Nakalimot. Hindi ko po naluha. At may pagkakataon pang na high blood. Meron din kayo properties sa bukit nun. Kasama rin po yan sa, ano, sa kaso namin po. Pero meron kayo. Ay, po. Ay, right. Again, sir. Okay. Pero meron kayo, di ba? Mrs. Ligot, sagutin niyo na ako ba? Di pa yata tayo kumakain. Sir, di ba na-content na po ako? Ah, gusto mo? Sir, sabi po ninyo eh. Ay, you want it that way? Kayo po. Okay, that is what she's seeking. Well, so, sige, ikaw po matapang, okay. Hindi po ako matapang, pero yung pong sinabi niyo po, eh, doon po tayo pupunta eh. Ilan sa mga aligasyong ibinabato sa dalawa ang mga ari-ariang katas daw ng katiwalian, kabilang na ang mamahaling bahay sa Estados Unidos at dito sa Pilipinas. Nakapaglakbay din palabas ng bansa si Ginang Ligot ng 42 beses gamit daw ang pera ng taong bayan. Batay sa mga dokumento sa korte, umabot ang kanilang ill-gotten wealth sa halagang 135 milyong piso. Halos masaid din ang pasensya ng mga mambabatas habang iniimbestigahan nila ang tagapagmana ng mantel ni Ligot bilang controller ng AFP, si retired Major General Carlos Garcia. Nahaharap sa kasong pandarambong sa Sandigan Bayan si Garcia, pati ang kanyang pamilya. Akusado sila dahil sa umano'y pambubulsa ng 300 milyong piso mula sa kaban ng AFP. Ito ang kontrobersyang tila naging isang telenovelang sinubaybayan ng publiko. Ang plea bargain agreement deal sa pagitan ni Garcia at ng ombudsman sa pangunguna ni Merceditas Gutierrez. Nahatulang may sala si Garcia ng paglabag sa Articles of War 96, Conduct on Becoming an Officer and a Gentleman, at Articles of War 97, Conduct Prejudicial to Good Order and Military Discipline. 2 taon siyang mabibilanggo dahil dito. Halos 1 taon ding ininda ni Ombudsman Merceditas Gutierrez ang mga punas sa kanya at panawagan para magbitiw sa pwesto. April 29, bago pa man dinggin ng Senado bilang impeachment court, ang Articles of Impeachment laban sa kanya, nagbitiw si Gutierrez bilang ombudsman. Well, this morning at 10:30, I personally went to Malacañang to meet with our President, His Excellency Benigno Aquino III, to tender my resignation. Hindi rin nakatakas ang dating First Gentleman Mike Arroyo sa pagbubusisi ng Senado hinggil sa umano'y papel niya sa isang transaksyon ng Philippine National Police o PNP noong taong 2009. Inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagbili ng 2 helicopter na umano'y dating pagmamayari raw ni Ginoong Arroyo. Hulyo 2011, habang nasa Piitan si Suspended Autonomous Region in Muslim Mindanao o Armed Governor Zaldi Ampatuan dahil sa pagkadawit sa kaso ng Maguindanao Massacre, ibinunyag niya ang umano'y gara palang pandaraya sa eleksyon noong taong 2007 ng kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at asawa niyang si Mike Arroyo. Aniya, ito ang dahilan kung bakit nasungkit at naproklama noon si Juan Miguel Zubiri sa pinakahuling pwesto sa Senado.
Kakalipas lang ng isang linggo, bigla namang lumutang si Maguindanao Election Supervisor Lintang Bedol. Hello, kumusta kayo lahat? Si Bedol ang nasa likod daw ng katakatakang resulta ng eleksyon sa probinsya ng Maguindanao noong taong 2007, kung saan 12-0 ang naging resulta ng senatorial election pabor sa mga manok ng Administrasyong Arroyo. Ikatatlo ng Agosto. And with my vehement denial of alleged electoral fraud hurled against me, I am submitting my resignation as a duly elected Senator of the Republic of the Philippines. Matapos ang apat na taong pagpoprotesta sa kanyang pagkatalo sa 2007 senatorial elections, ibinaba ng Senate Electoral Tribunal ang desisyon nitong iproklama si Aquilino Pimentel III bilang 12th nanalong senador noong 2007. Oktubre ng taong ito, naghain ang kasong pananabotahe ng eleksyon si Pimentel laban kay Ginang Arroyo. Kasama rin sa complaint affidavit ng kanyang isinumite sa DOJ at COMELEC, sina dating First Gentleman Jose Miguel Mike Arroyo, dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos, at iba pang kasapi sa gabinete ng dating Administrasyong Arroyo. Mga obispo, ginigrill sa Senado. Paano nangyari ito? I am Auxiliary Bishop-elect David William Antonio of Nueva Segovia. Kalagitnaan ng taon ang ibahagi sa media ni PCSO Chair Margie Wico na 7 obispo raw ang binigyan ng sasakyan ng ahensya noong panahon ng Administrasyong Arroyo. Higit 8 milyong pisong halaga ng mga sasakyan ang napunta sa iba't ibang diocese ng simbahan. Sa pagdalo ng mga obispo sa Senado, dinala nila agad ang mga sasakyan para isoli ang mga ito at matapos na ang usapin, inilagak nila ang mga ito sa parking lot ng Senado. Regardless of whether the acquisition of the vehicles has been lawful or unlawful, constitutional or unconstitutional, we are returning the vehicles. Are ready to accept responsibility for their action and to face the consequences, to do everything that is necessary to heal this wound so that we can all move forward. Sa loob lang ng isang taon, parang ang daming pinagdaan ng eskandalo at kaso ng sambayan ng Pilipino. Pero nakakapagod man, nalampasan din, at sa huli, makakapag-move on din tayo. Marami-rami rin pala ang mga ginawang hearing at investigasyon ng mga mambabatas natin, anumalo. Sana naman magamit talaga yan in aid of legislation para hindi sayang ang inilaan na pondo. Tama ka dyan, Jessica. Maraming salamat, malumang ahas. Ang mga personalidad na gumawa ng ingay nung nakaraang taon, susunod sa State of the Nation 2011, GMA News TV's Year-End Report.